pala yung dinaan yung kita tayo yung pagdadagdag. Kasi misisipay doon tayo pinapala tayo sa kaibigan niya. Nakukano ba ang daw? Bakit kasi gawa niya sa tao sa kung bagay niya sinasabi ng Diyos? Pag talaga may tao tayo, kung talaga may hindi na puso niya yung pananampalataya na kung yung dyan niya na yung tao, hindi natin may iwasang hindi natin natin may iwasang pagdadagdag. Bakit siya napapakunahan tayo ng tao sa sinasabi din ng Diyos? Kaya nga, nagbabahagi ka ng Diyos sa labas, baka masyado ito, hindi yung pala ng palataya mo.
sa Uban in the new fellowship. Napakahalaga ng fellowship ng pagpunta natin sa bawat gawain. Kahit as prayer lang niya, dinatanong sabi niya, inahasakan ng Lord sa bawat gawain. Pinapatalas ka ng Lord sa bawat gawain. Ang ibig sabihin talagang hasakan na. Ibig sabihin na nasa gawain, nasa bawat gawain ka na, nasa day service ka na. Doon ka mo talagang pinapatalas ng Lord. At nung kumalago, pananampalataya natin sa bawat pag-atenda. Hindi natin alam sa bawat pag-atenda sa maliit na gawain, sa prayer words, sa prayer. Hindi natin alam doon pala, nilelevel up ng Lord yung apoy mo yung pananampalataya. Kaya nga po talaga napakahalaga ng pag-atend sa gawain ng Lord. Maliit pa sa mga kaya sabi dito, ito po yung pinakahuli yung pagiging sanggulan. Paano ka mag-pray, maalap mo mag-devotion na nag-fellowship ka, babahagi mo ang salita ng Lord, pero kung di tayo malamang pa kung babalan, huwi na ipadid na sa Lord.